Hello guys! Ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa air fryer. Ayan, air fryer. Ang problema nito, nahulog. Ayan, basag, basag. Nilagyan niya na may-ari ng glue. Sabi niya sa akin, yung nabagsak to, hindi na gumana. Ano, mga sira ba nito? Ba't nangyari? Sira siya. Sayang. Tingnan natin ha. Alamin natin kung anong problema niya. Sa biswa lang nakikita ko nung una, ito yung windings niya, parang medyo nagbago ng kulay na, pero pumutok naman yung fuse, okay pa naman yung coil, buo pa, pinilatan ko ng fuse. Tapos dito naman sa loob, basag to, ayan o, basag. Nope, nope. Hahalapin ko pa yung kanina nandiyan lang eh, hahalapin ko yun. Didikit ako na lang ito ng epoxy. Yun lang nakikita ang paraan niya. Ngayon, kung may makikita pa ang ganitong air fryer, kakahuyan ko, ipapalitan ko lang ng bahay niya. Tapos, ito yung coil niya. May problema rin to, kaya hindi na gumana yung pan. Ayan, okay naman, kumoto na mo. Lagyan natin ko times 10. Ayan, gumagana po. Napalitan ko na ng pan. Okay naman yung windings. Okay, gumagana. Lagyan ko ng sounds para alam nyo. Ayan, good. Good na to. Wala ka ng problema sa windings. At saka sa fuse, pinalitan ko. Tignan naman natin yung heating element kung may problema to. Okay naman. Buo ito. No problem. So, nasolve na to. Solve na yun. Ito na lang problema. Papalitan ko to. Kasi ang nangyari rito, pilipit na po yung pan. Kapag hindi ito pinalitan, ang mangyayari, lagi siyang gagasgas dito. Tapos, may stack up. Pag may stack up, iinit yung wire, yung windings. Maaring bumigay na naman uli yung fuse. May fuse to eh. Ngayon, itong loob, okay naman yung pan. Wala akong nakikita sa visual ko. Wala oh. Wala kasing, wala namang gasgas sa loob. So, ito lang may gasgas yan. Tumakbo to ng, umhiko to ng may sayad. Delikado po yun pag nagtagal. Tignan mo naman natin yung mga switches niya. Ayan oh, magana. Ito yung temperature niya. Okay. Nakaset siya ng 120. Kaso, hindi naman gumagana, walang init, kaya hindi natin makikita sa ngayon pa kung perfect pa talaga. Kasi ito yan eh, ito nakasense dito sa heating element. Nakasense po yan, nakadikit ng ganyan. Siya ang magko-control ng init. Pag nabasin niya, lumalampas sa 120, i-open niya to. Kailangan, kung ang setting mo yung 120, hanggang dun lang ang init mo. Ito po yun na nagko-command dito. Tapos ito, nag-open yung thermal switch niya. Tignan niyo. Walang tulog. Pagyan natin ang continuity. Para tignan. Ayan, buo yan ha. Ito, open po. Nag-open. Papalitan itong fuse. Ba't siya nag-open? Dahil uminit na itong mga wire na to. Dahil kung hindi siya mag-open, masusunog na to. Pero inyo, tumatakbo ang itong heating element. Tapos, hindi gumagana yung pan. Kasi na-stack up na. Kaya ito, umiinit na rin. Pinalalamig niya kasi yan. Kaya dalawa yung ito na yan. Pinalalamig na ito yung motor. Ito yung motor. Nandito yan sa ibabaw. Pinalalamig ng motor pati yung windings kasama na. At ito naman, para ma-balance yung init dun sa niluluto. Kung ano man yung nandyan. Isda o baboy, manok. Sinisirculate niya yung hangin para maganda yung init.
lahat dadaanan ng init kasi lalabas yung hangin na may init na. Ganun. So, ano ba ang problema nito? Ito, na-solve na. Okay yung windings. Fuse, pinalitan ko. Okay naman ang switch. Ito ang problema. Isa na lang. At saka yung pan. Yung nasa ibabaw. Yan. Kasi ito, disalignment yan. Kumbaga sa gulong ng bisikleta, 8 na. 8. Wala na sa diretso. Pilipit na yan, pilipit. Parang gano'n na. Kaya pag umiikot, sumasayad dito, okay dito. Kasi pilipit na yung disalignment na siya. So guys, sana meron kayong naintindihan sa mga sinasabi ko na sundan nyo ako. Sa susunod na topic naman ulit, magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat sa inyo.